Magandang umaga mga bata, sa ngayong araw na ito, bago natin simulan ang ating talakayan, tumayo ang lahat. Maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin, Miss Anna? Opo, ma'am. Tayo'y manalangin. Ama namin na sa langit, salamat po sa araw na ito na muli na naman ninyong binigay sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na muli na naman kami matutunan ng maraming bagay. Salamat po sa ibinigay ninyong lakas ng katawan upang makapasok sa eskwelahan. Nawa po ay gabayan mo ang bawat isa sa amin na may isa isip at may isa puso ang leksyon sa araw na ito. Umaga sa inyo mga bata. Magandang umaga rin po. Bago mo po, tignan at pulutin ang mga nakakalat na basura. Hindi na rin namin yung mga ulo. Maganda po. Pagating ko, ano ito? Maraming na kayo mo po. Yes. Mga bata, maaari niyo bang sabihin sa akin kung sino ang humibang sa klase ngayong umaga? Wala po, ma'am. Magaling. Matutuwa ko sa pagkatila at pinarinig ko. Mayroon ba tayong takdang araling ngayon? Wala po, ma'am. Okay. Bago tayo dumako sa ating bagong araling, atin mo nang balikan ang pinagpag-aralan kahapon. Sino sa inyo ang may naaalala kung ano ang ating pag-aralan kahapon? Sino sa inyo ang may
bukod sa pinagmulan ng Pilipinas o sa mga sinaunang habyas ng teorya ng pagkabuo ng Pilipinas. Mama, ang pinagmulan po ng Pilipinas ay ito ay nagmula sa ipagkabuo ng teorya. Ito ay ang teorya ng continental theory. Magaling! Sino pa ang mayroong malalaman? Ma'am. Joy. Ma'am, teorya ng kulay ng lupa at teorya ng buka mismo. Mahusay! Mayroon ba kayong mga nais malaman patungkol sa ating paksa ngayong umaga? Opo! Ano-ano ang mga ito? Ana? Kung paano po nakatulong ang mga teoryang ito para mabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Sino pa ang may nais malaman? Jessie? Kung ano teorya po ang mas malaking ngayong bago pang mabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Ang kasagutan sa inyong mga katanungan ay malalaman natin sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong umaga. Bakit mahalagang malaman natin ang pinagmulan ng Pilipinas at sinaunang kabyas ng teorya ng pagkabuo ng Pilipinas? Ma'am, Joy! Mahalaga ito sapagkat ito natin malalaman kung ano-ano ang naiulong ng mga teorya nito sa pagkabuo ng ating bansa. Tama! Ito pa ang kasagutan. Bakit natin ito dapat malaman? Ma'am. Leslie. Upang ating malaman kung gaano kahalaga ang bawat teorya sa pagkabuo ng Pilipinas. Tama! Mayroon pa ba? Wala na po! Kung wala na, muli tayo magkakaroon ng laro. Ito ay tinatawag natin na Build Me. Upang lubusin dito maunawaan, ibasa ang panunggo. Pakibasa ang ating panunggo ng malakas, Mary Ann. May mga bilang ang bawat klase ng larawan. Upang mabuo ito, may sinubuhin ito ay sa tamang pagkasunod-sunod ng bilang. Paliwanag na ba ang ating panunggo? Opo! Ngayon naman, ito pang ating ko kayo ng tatlong grupo. Ang bawat grupo ay pinunggo lamang ng dalawang miyembro. Bibigyan ko lamang kayo ng dalawang minuto o panggawin ang inyong pangkatang gawain. At kung kayo ay tapos na, umalakpak lang at itigit ito sa ating pisara. Naunawaan ba? Opo, ma'am. Mga bata, tapos na ba? Opo, ma'am. Pangkatwan. Ito po yung summit na aking ipapaliwanag ang bawat pangkat ng mga litrato na inyong nabuo. Una, teorya ng continental drift. Ang teorya ng continental drift ang kalupaan sa daigdig kung saan bahagi ng Pilipinas ay dating binubuo ng iisang malaking masa ng lupa na tinawag na Pangea na kanilipas. Ang malaking masa ng lupa nito
ay unti-unting nahahati at nahihiwalay hanggang sumarating ang kasalukuyang anyo ng mga lupain sa daigdig katulad ng kapuluan ng Pilipinas. So, sa litrato ninyong nakikita, ang continental drift ay nahati-hati sa ibang kapuluan. So nakikita mo dito ang Pangea, Laurasia at Gondwana na kung saan narito ang iba't ibang pulo na nahati sa ating sa na kung saan ito ang mga lupang nahati ng mga kapuluan ng Pilipinas. Pangalawa, ito ang teorya ng vulkanismo. Ang teorya ng vulkanismo, ang Pilipinas ay nabubunsod ng pagputok ng mga vulkan sa ilalim ng karagatan. Ang patuloy na pagtambak ng mga vulkanic material sa ilalim ng karagatan ang nagbibigay daan sa unti-unting paglitaw ng kapuluan ng Pilipinas mula sa karagatan. Ayon sa teoryang vulkanismo, ang sabi na nila noon, ito ay nabuo dahil sa mga pagsabog ng mga lupain sa ilalim ng dagat. Kaya nagkaroon ng teoryang vulkanismo. Pangatlo, teorya ng tulay ng lupa. Ayon sa teorya ng tulay ng lupa, nabuo ang kapuluan ng Pilipinas nang matunog ang mga yelo bumabalo sa malaking bahagi ng North America or Europe at Asia. Batay sa teoryang ito, ang mga isla sa Pilipinas ay magkakarugtong. Pinagdurugtong din ang mga tulay ng lupa ang Pilipinas at ilang karating bansa sa timog silangang Asia. Nang matunog ang mga yelo na bumabalo sa malaking bahagi ng daigdig, tumaas ang tubig at lumubog ang mababang bahagi ng daigdig kasama na ang mga tulay na lupa. May tanong pa ba kayo, class? Wala po. Ngayon, mayroon na naman kayong gagawin. Igugrupo kayo sa tatlong grupo. Mayroon akong mga larawan dito. Tukuyin kung ano ang tsorya na nasa larawan. Dalawang pangkat. Unang pangkat at ikatlong pangkat. May tanong pa ba kayo sa inyong gagawin? Wala po. Maaari na kayong pumunta sa inyong grupo at pag-usapan ang gagawin. Tapos na ba mga bata? Oo. Sa ngayon, ipapaliwanag ninyo kung ano. Unang pangkat, tukuyin kung ano ang nasa larawan. Ma'am, ang larawan po na ito ay ang tsorya ng continental drift. Tama. Mizzy, dalawang pangkat. Ma'am, ang larawan po nito ay ang tsorya ng tulay ng lupa. Very good. Ikatlong pangkat, Joy. Ma'am, ang teorya nito ay teorya ng vulkanismo. May tanong pa ba kayo? Wala po! Ngayon mga bata, anong-anong mga teorya ang bubuo sa pinagbula ng Pilipinas? Pagbigay ka ng isang misi? Ma'am, teorya ng continental drift. Tama! Iba pang kasagutan, Joy! Ma'am, teorya ng vulkanismo. Tama! Meron pa ba, GC? Yes, ma'am. Ma'am, teorya ng tulay na lupa po. Magaling! Ngayon mga bata, mayroon akong inihandang video presentasyon. Ano-ano ang mga pamantayan sa panonood ng isang video presentasyon? Magbigay na ng isa, Mary Ann? Ma'am, magpumaingay. Tama! Iba pa, Joy! Ma'am, maupo po na maayos. Tama! Tayo ngayon ay manonood ng video presentasyon. Ang teorya ng continental drift ay isa sa mga teorya ng pag-aliwanag sa pagkakabuo ng kalupaan sa daigdig kasama na ang Pilipinas. Bukod sa teorya ng continental drift, may iba pang teorya ng pagkabuo ng
teorya ng vulkanismo at ang teorya ng tulay ng lupa. Batay sa teorya ng vulkanismo, ang kapuluan ng Pilipinas ay nabuo dahil sa tambak ng vulkanic material ang tumabog ang mga vulkan sa ilalim ng karagatan. Ayon naman sa teorya ng tulay ng lupa, ang kapuluan ng Pilipinas ay bumuo ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan. Basahin mabuti ang panuto bago sa